Jesus clean houses na aming ginagawa. So, ayun si mom. Okay? And then, syempre, hindi lang tayo nagtatapos sa classroom. Sa aming mga weak science majors, we make sure na binibigyan namin sila ng opportunities na pumunta sa fields. Para ma-experience nila yung tunay na scenario sa talunan. Okay? So, yan, mga sasyate namin. And we make sure also na hinihintihin namin ng fun in the room. Right? So, we also have mga internship activities na kung saan pinapadala namin sa mga institution sa labas ng UPLB ng mga sasyate namin para ma-experience nila yung buhay kapag kumbaga nagtatrabaho na sila. Mga OJT, mga interns ba? So, part yan ang aming ginagawa para sa aming mga OJT science major. Prepare for a healthy world. Diba siya kanina pinoprotektan natin ang aming karangan, ang aming source ng pag-aaral. So, para mangyari na ang dance pathology is a career for a healthy world. Sino kaya nag-opinion dito? Anong connection nito? Pero sige, ito nga muna, ang pathology. Since its terms, definition natin sa lahat, ito yung study of plant diseases. Yes, plant diseases. So may mas malawang pa tayo ng definition ng plant pathology, pero hanggang ito na lang muna. So study of plant diseases, ano connection niya sa healthy world? Di ba? Sino kaya? May pa-coloring book pa ata dahil dyan. Sipin nga natin, ano yung connection ng plant pathology? Bakit, anong nangyari? Bakit isa siyang career for a healthy world? Sige. Ay, naku. Parang mahirap ata yung tanong ko. Tignan natin. Baka ipauwi nyo na, ipauwi na sa inyo ay yung TV na nakadisplay sa aming booth. Hindi, joke lang. Ayun, sa Philippine Phytopathological Society na booth. Anong kailangan natin na tao para tayo ay mabuhay at be healthy? Yes, ma'am. Doktor. Tama, kailangan natin ng doktor para tayo ay gumaling sa ating mga sakit. Pero araw-araw, ano yung hindi nyo ma-skip every day na dapat ay mapunta sa inyong katawan? Tataas ka na ng kamay eh. Meals. Ang meals ay letter P. Ano? Pagkain. Pera daw. Ang meals ay pera. Hinain na yung pera. Meals ay pagkain. At tayong mga tao ay hindi naman tayo gaya ng mga halaman na autotrophs. Kahit yung iba sa inyo siguro ay mamula po akong feelings, halaman po ako. Kailangan natin ng halaman para mabuhay. Kailangan natin ng pagkain para mabuhay. And kanina pa nila pinaulit-ulit na ang populasyon natin sa buong mundo, dito sa Pilipinas, 110 million Filipinos going up exponentially, dumadami. Pero bakit kulang pa rin po yung pagkain natin? Nasagot kanina. Kasi tumataas yung mga kailangan, populasyon, may kailangan ng pagkain. Pero ang tanim natin ay may mga masisiba. Ang isa sa mga problema natin ay mga peste. Tapos, ang mga halaman natin, aside sa may mga kumakain na insekto, may nakikipag-compete na mga weeds, ay alam nyo ba that plants can get sick too. Yan. Nabanggit ko kanina, hindi ko masyadong gusto makakita ng mga gumagalaw na bagay under microscope, di ba? Pero tignan niyo yun, nematode. Yung kanina yung gumagalaw din, di ba? So, sa plant pathology, we are studying the causes of plant diseases din na tinatawag namin na plant pathogens. Yes, tama. Kasi pang-doktor ata yung kanina eh. No? Fungi, viruses, o COVID, mas na, tumaas yung awareness natin kung ano yung mga viruses dahil sa COVID, di ba? Marami pang diseases kahit sa humans. Pero dito, focus tayo sa plants. Kaya siya plant pathology. Microorganisms that causes diseases, that cause diseases sa halaman. So we have nematodes. Yung picture kanina nakita niyo yung kuko na may sprout. Di ba may lupa yan? May naglaro kayo ng lupa sa mga ano, backyard niyo. Likely, may mga free-living nematodes din doon. So baka hindi nyo lang alam, nakakain na kayo ng nematode, ng bacteria, ng fungi, but they are all microscopic, kaya hindi ninyo alam. Okay? Tapos, may bacteria din. Kita niyo parang laway na lumalabas? Diyan.
bacterial cells yan na nasa halaman. So lahat ng mga yan, in combination o isa-isa, they cause disease, plant diseases. Kaya kagaya ng nakikita nyo dyan. So kapag may sakit, nandyan ang, yung sinabi ni Ma'am kanina, doktor. Sa totoo lang, i-chismis mo lang sa buhay, eh hindi masyadong makulay, galay mo kay Sir Jose. Pero share ko lang, noon kasi talaga gusto mo maging doktor ng tao, o kaya ng hayop. Eh kasi hindi nga ako makapatay ng hayop, so ang gagawin ko? Eh dito tayo sa halaman, yung halaman, pag tinurukan nyo, ano, umiiyak ba? Hindi eh. Hindi din sila magre-reklamo. So, walang masasampan ng kaso sa inyo, wag mali yung turok ninyo, di ba? Nung gusto nyo i-practice yung pagiging doktor, welcome tayo dito. Plant pathologists are plant doctors. And see, the goal is important because healthy and productive plants not only are essential, but are the very essence of human life. Yung halaman, hindi lang yan pang pagkain, pang pamilya. Environment, food, fiber, energy, and general well-being. So, yan, napifeed ko na sa inyo bakit ano yung plant pathology in a nutshell. Bakit importante ang plant doctors. So, make a difference. As plant doctors, we, ay hindi ganito na pala. So, nandito po kayo sa level nag-aaral kayo, di ba? But eventually, pagtanda ninyo, pagpupunta na kayo sa career ninyo, pag kailangan nyo na supportahan yung sarili nyo, nagiging kontento ang tao sa kanyang trabaho kapag na-fulfill niya yung tatlong P's. Ano kaya yung 3 P's na yun? Una ay, yes po, sa mga nag-work na. 4 P's po. 4 P's na po kami makakontento. Sige nga, isipin natin. Ano yung isang P, pathology P, yung kanina pang pinaulit. Ha, tama, Sir Jose. Nakikinig si Sam Jose. Sige na, letter P. Mag-isip. Pera. Pera? Oo, syempre hindi tayo magkakaila. So, pera yun. Yes, may letter P dito. Priority. Priority. Magandang bagay yan. Pero, dapat pala 4 P's yung sinabi ko. Ano? Pero hindi siya katanong, sana kayo sa tatlong P. So, yung pera, pang joke ko lang sana yun. Yung una ay purpose. Dalim naman yung mga. Yung pangalawa ay passion. Okay? Purpose, passion, pera. Di ba? It's priorities. So, may mga trabaho kasi na mahirap hindi mo mapagsasabay ang passion and purpose. So, pwede kasing passionate kayo ay gusto kong mag-travel and travel the world, gusto kong magka-pera, doon ako yung passionate, gusto kong maging magaling. Pero pag nag-isip kayo sa sarili nyo, ano nga bang role ko sa mundo, di ba? So kami, as plant doctors, ay think naman na fulfill namin yung 3 P's na yun. May pera. Usapang starting. Sorry ah. Sorry na lang dun sa mga ano ko, mga kabatchmates kong animal science. Sabi ni Major, so plant back na kayo. So we strive to keep plants healthy, we protect plants, and we mitigate or find ways to mitigate the impact of plant disease. So, nandyan yung purpose namin. Okay? Yung passion, nandyan yung pera, pwede mo nang gawin yung iba mong gustong gawin. Experience a rewarding professional career. So, nasa purpose din yan. And yung sa huli, hindi nag-iisa ang entomology and weed science to travel the world. Ayan. Nung fresh grad ako, yung brad ko sa org, nag-comment sa akin, Julie Alisa, bumbo pangalan. Julia, saan mo talaga trabaho mo? Travel the world and enjoy the Philippines, ganyan. Akala ko ba agriculturist ka? So, maybe sabihin mo doon sa tanong mo. Di ba? Kasi yung work din namin, it involves getting to know, going to the farm, examining things. Yung first hand na makikita mo yung mga bagay-bagay. So, we have to go to different places. Okay? So, competitive tayo. Hindi ko may nagsabi sa Sir kanina naman namin pa sa Lega. Meron kami national scientist. Oh, di ba? Galing yan si Sir. And so, the quote goes from Sir, there is no barren soil, only barren minds. Matatalino ang mga Homo sapiens. Nandito pa rin tayo hanggang ngayon kasi kaya natin mag-survive, kaya natin mag-adapt. Okay? And hula lang tayo. Sige, I mean, sumagot pa rin sa akin kanina. Pwede ka ibigyan mo kanina. Ilang taon kaya si Sir? Talagang tanong ko, ano? Hindi, si Sir isang nematologist, yung nakikita niya kanina yung wiggly na, ano doon, microscopic
organism kanina. So marami siyang naitulong, na-extend na services, na-iambas sa scientific community, at ang significant din na contribution ni Sir ay yung kanyang mga learnings on the plant pathogens, hindi yung naglaling sa lab. Pumunta siya sa kanyang hometown, bumalik siya sa kanyang farm. Tinulungan niyang umangat sa buhay yung mga kalayon niya na nasa agrikultura. Okay? So, sa amin, paano tayo mabukang title of the Trapper Career ng Plant Pathology? So, nababanggit na kanina, may dalawang pwede courses na BS, BS Agriculture, o kaya BS Agricultural Biotechnology. Pero hindi ko din pagagawin masyadong exclusive din sa UPLB. Yes, we are all from UPLB, but there are a lot of colleges and universities na nag-offer na agriculture as program. Okay? So, pwede nyo i-major na crop protection, BS Agriculture Crop Protection, then doon pa lang kayong specialize kung alin dun sa tatlo. So, we have also vast number fields of specialization. Pwede kayong mag-focus sa amag, dun sa nematode. Pwede kayong mag-focus sa viruses, kung ano man. O kaya, interaction or integrated sila, patang-patang overlapping na practice or specialization. Kagaya nung nakalagay dun sa iba. So, kanina, medyo familiar siguro kayo dito, pwede kayong pumunta sa academe, sa research, industry, o kaya naman sa gobyerno. So, government or non-government, or non-government organization. So, parang masaya yung kwento natin ng mga pictures na lang ipapakita ko sa inyo. So, sa academe, as students, pwede nito ma-experience. Kung para, ano yung isang part ng kung hindi ka extrovert, ikaw ay? Yes, introvert. So, introvert, ayaw mo nang kausap, pwede ka sa lab. Yan, naglalab yung mga estudyante namin, ina-expose din namin sila sa fieldwork. Kagaya na makikita niyo dyan, you can learn from experts and you can interact with plant pathologists abroad. Kasi, international na career dito. Meron tayong mga plant pathologists dito, meron din sa ibang bansa. For research naman, ayan, marami tayo dito mga researchers na kasama. Yung aming dalawang magagandang PPS members, ay tumay kayo, nandun sila sa likod o, dun sa aming booth, sa Philippine Phytopathological Societies, sila po ay scientists. Yes, scientists sila. And, ang mga work nila significantly contributed sa improvement, protection ng ating mga halaman. And, discovery, so, may mga diseases kasi na bigla na lang lumilitaw, naapektado tayo, kagaya nitong rubber, nakita na sa basilan, tapos, ano na yun, nakita niyo sa isang side ng puno, wala nang dami yan. Tapos yung kabila, healthy pa. So, bakit bigla na lang nalagas yung dahon ng kabila? So, kung doon natin dyan, baka ito ay may sakit, plant disease yun, ano ang plant pathogen causing diseases. So, yun yung mga bagay na inaalam natin dyan. And hindi tayo nauubusan ng mga bagay na aalamin kasi kagaya ng mga tao, yung mga plant pathogens ay nag-e-evolve din, nag-a-adapt. So yung ibang hindi nakasurvive dati, pwede silang bumalik magpakita at mag-cause ng disease din sa ibang pagkakataon. Okay, industry. Common din yan, pwede din yan sa wheat science or sa entomology. Ayan, we have a lot of companies, private stakeholders, international, abroad, o kaya dito sa Pilipinas, lahat sila may component na plant pathology. Right? And, syempre, kagaya ng BPI, mga kawani ng gobyerno dito, diba? Marami ding efforts, maraming grupo in the government, may mga units that are focusing or dedicated to dealing with plant diseases so that we can mitigate yung impact na yun at hindi tayo magutom dahil doon. And last but not least, kung saan man kayo mapunta dun sa mga field of specialization na yun or career, when we can do extension or public service. So, isa ito sa mga activities ng PPS, yung tinatawag namin na Plant Doctors on the Go. Ang acronym nito, ano kaya? Pidogo.
We don't. Ayan, ang cute. Pumunta talaga kami sa iba't ibang lugar to talk farmers and then know their problems. As in, parang kung nagko-consult sa isang doktor. And then, masasabi na sa kanila ano kaya yung winning practices, management strategies that they can implement. Okay, so last two slides. Gusto ko lang i-remind kayo, kagaya ng sitwasyon ng wheat science and ng ento, konti lamang po ang plant pathologies sa mundo. Kung tatanungin nyo, eh, bakit konti, parang ang promising, hindi ako magiging mag-sugarcoat sa inyo. Mahirap kasi, challenging siya. Pero di ba, may mga bagay na mas rewarding kapag, alam ko na yung mga gusto ng challenge dito, na yung mga tumango kanina. And we need you, we need those people who can face those challenges or difficulties. Okay? So, sige na nga for participation, basahin natin yung naka-quote and quote dito. 1, 2, 3, samahan niyo ako. Society needed agriculture and agriculture need plant pathology. Okay? Hindi ko yung gawa-gawa. Tingnan niyo, nabuhay siya 1959-2024 na ngayon. So, totoo yan. So, para sa ating future na maaasahan dito sa Pilipinas, kabataan, magaganda, at tumitingin na sa kanilang orasan na hilubian na. Last reminder sa inyo, please, please don't let our crops down. Be a plant doctor, be a plant pathologist. Salamat po! Tapos, pagpasok ka sa UP, tatandaan dapat amin ka. Sige, ibibigyan ko lang sa inyo ang award. Once again, our plant farmers and chief officers and our best! Masusuot na mo si Ibigyan. Ano ba? Bumubueno. Ay, mga plant pathologists, ang entomologists, pag ready kayo, nandito ang best natin. At saka ang laki-laki. Oo. Alam niyo ba yan? Mukhang ay nakaw ka na nililibot sa akin yung peste. Ang nililibot! Ang nililibot ang peste! Nagkilibot siya! Ayan, oh, nag-stretchy na yung office. Sa office na natin! Ayaw mo! Oh, lumabas! Officer! Officer! Yeah, sorry ka na yung officer. Nako, ang face natin, oh! Kung alilis na ba siya, kaso na... Yeah, kasayaw na sila! Walang pa ka naman natin, mga ating black party! Yeah! Oh,
more, one more. Okay, maraming maraming salamat. So thank you very much po for your active participation and support to our Plant Health Summit 2024. Again, thank you very much po, Eco Earth Club of the Botas Polytechnic College, the Botas Med-